Eh syempre, para sa akin, unfair na pinabalik pa yung nasa wildcard. Syempre, si Lovely yun. May mga negative naysayers, pero ganun talaga kasi contest nga po ito. Kahit na sino pang Herodes magsabing hindi ka dapat. I don't believe in that crap. Jensen, you are a total package, you know that. Ikaw ang pinaka-ready. Pinaka-ready ka because you're 18. Tandaan mo yan. Everyone else will go through an awkward period. Ayoko mamlastik. That's never been my style. And that I've never been one to talk about other people in a sense na parang ganito ka eh, ganyan kayo, kasi hindi kayo, parang alam nyo yan, yung mga nagne-negative talk. You don't have to be a beauty queen to become a successful protege. Why? Because this is not a beauty contest. It's a singing contest. She's only 13. She'll never be perfect. Everybody's awkward until you reach 30. I really think you don't look beautiful until you reach 30. Minsan nga pangit ka pa rin hanggang 45 eh. Hanggang ngayon po, tinatanong ko pa rin sa isip ko kung saan nanggagaling yung mga text votes. Hindi ako namimigay ng pera para may bumoto. Let me just say, kung hindi dahil kay Lovely, I don't think my name would be out there again. Parang nagkaroon ng bagong buhay yung pangalan ko. For some weird reason, I go out there and they say, "Uy, si Lovely, binoboto namin. Di ba ikaw yung mentor niya?" So parang nagkaroon naman ako ng bagong role, ng bagong buhay. It's just strange na inaangat ko siya, but at the same time, hindi niya alam, inaangat din niya ako.